Hello, kumusta po kayong lahat? Ako na naman po ito si Liz Nurse Organist, nurse na nagbibigay ng mga health tips at advice na nakakatulong po sa tamang desisyon. Ang title po ng ating video ngayon ay Pagsasarili versus Pakikipagtalik. Now, tatalakayin din po natin dito ano po ba yung benefits ng pagsasarili or masturbation dun sa pakikipagtalik or partnered sex, paano nakakatulong ang pagsasarili dun sa pakikipagtalik, at isang uri po ba ng cheating kapag nahuli mo ang asawa mo na nagsasarili ng wala ka. Bago ang lahat, sa mga bagong subscriber ko po sa channel na ito, please paki-like, share, and subscribe nyo naman po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan i-click yung notification bell para updated po kayo every time na meron po akong bagong upload. Warning lang po, ang topic po natin ay para lamang po sa mga adults or sa mga mag-asawa po. So kung hindi po sa inyo ang video ito, ay huwag nyo na lamang po itong panoorin. Marami naman po akong ibang video na pwede nyo pong panoorin. Now, pumunta na po tayo sa topic. Alam nyo po, ang masturbation or pagsasarili at ang partnered sex or pakikipagtalik ay dalawang uri po ng tinatawag na sexual behavior. Ayon po sa National Center for Biotechnology Information, meron po silang koneksyong dalawa, yung pagsasarili at yung pakikipagtalik, at pag-aaralan po natin ito sa topic na ito. Now, pag-aralan muna po natin yung masturbation or yung pagsasarili. Kapag nagsasarili ang isang tao, kontrolado niya yung kanyang sariling katawan, yung kanyang kung saan siya naliligayahan, nahahanap niya kung saan part ng kanyang katawan yung masarap sa pakiramdam kapag ito'y kanyang hinawakan or na-stimulate. Bukod po sa mag-isa lang silang ina-explore yung sarili nilang katawan, hindi sila nape-pressure, wala silang ibang tao na iniintindi para baka hindi siya maligayahan, or kasi sarili lang po nila yung pinapasaya po nila during pagsasarili nga po. And hindi po natin maikakaila na ayon po sa siyensya, ang pagsasarili po ay isang healthy at isang normal na activity na nakakatulong para mabawasan yung stress at mapaganda yung tulog ng isang tao at mapaganda rin po yung kanyang mood. Ngayon, ang pagsasarili po ba ay nakakaapekto sa pakikipagtalik? So, alamin po natin, ayon po sa NCBI or National Center for Biotechnology Information, nakakaapekto daw po yun kapag nagsasarili si sir or si ma'am, and then kapag siya ay nakikipagtalik na, nagiging positive daw po yung resulta kasi tumataas po yung tiwala po sa sarili, yung self-esteem. Ganon din po nagiging mas komportable po ang isang tao sa kanyang sariling katawan. Yun, tumataas po yung kumpiyansa niya sa kanyang sarili bago siya makipagtalik. At pag nangyari yun, ay nagdudulot po ng tinatawag na better sexual experience. Nagiging mas maayos po yung kanilang pagtatalik. So may positive na resulta po. Bukod po dito, kapag nagsasarili muna po sila, is napapractice po nila yung kanilang sarili, nalalaman nila kung saan yung part na dapat ma-stimulate. And then, sinishare po nila iyon sa kanilang partner, sa kanilang asawa, para mas magiging satisfied po kayong dalawa. Nagiging more enjoyable yung inyong pagtatalik. Ayon din po sa NCBI, ang mga kababaihan na mas madalas na nakikipagtalik ay nakakaranas po ng tinatawag na orgasm tuwing sila ay nakikipagtalik na sa kanilang mga asawa. Paano na naman po yung sobra-sobrang pagsasarili? Masama po ba yun? Yes po, nakakasama, dahil kapag madalas daw po na nagsasarili, excessive yung pagsasarili ng isang tao, ay nagdudulot po ito ng desensitization. So parang namamanhid, nawawala yung sensitivity ng inyong mga genital areas. So, mahihirapan po kayo na maka-achieve ng orgasm, lalaki man o babae man, during kayo ay nagtatalik na po or nakikipagtalik na po. Kaya napakahalaga na maging balanse din po. Hindi pwede na mas lamang po yung isa, yung pagsasarili, compared sa pagtatalik. Kailangan balance din po. Ito naman po tayo sa pagtatalik, yung partnered sex na tinatawag. Alam nyo po, lalong-lalo na sa mga mag-asawa, napakarami pong benepisyo kapag ito po ay inyong ginagawa. Dahil ginawa po ang pagtatalik para ang mag-asawa ay lalong maging mahal nila ang isa't isa. Okay? Lalong magpatibay ng inyong pagsasama, lalo ngayon napakahirap o napakaraming suliranin sa mundo kung yung pagtatalik ninyo ay
hindi na ninyo nagagawa or nakakalimutan na rin po ninyo dahil sa apektado po ng napakaraming mga problema. Kapag ka hindi nyo na po ito ginagawa, ay magdudulot po inyo ng panlalamig at maaaring magdulot po ng hiwalayan pagdating ng araw. Sabi ko nga po, ang pagtatalik sa mag-asawa ay nagpapatibay sa relasyon, nakakapagbawas po ng stress, at ganun din po, nagiging intimate po yung bonding nyo sa isa't isa na hindi po yan mapapalitan ng pagsasarili lang. Para ma-achieve nyo po yan, yung maayos na pagsasama, ay napakahalaga po yung tinatawag na communication. Madalas na pag-uusap, huwag kayong maglilingid ng inyong mga damdamin sa iyong asawa kasi nga, di ba, as one na po kayo sa harap ng Panginoong Diyos. So, kung meron po kayong nararamdaman or suliranin, is pag-usapan po ninyo ng malumanay. Lalo na sa larangan ng pagtatalik, baka hindi nyo na nagagawa yung role ninyo sa isa't isa, or yung lalaki lang yung nakaka-achieve po ng orgasm, yung babae, hindi. So, napakalagaw, nag-uusap po kayo. Kaya kapag ang isang babae o isang lalaki ay nagsarili at nalaman niya kung saan part yung pag na-stimulate or nahawakan ay okay sa kanya, pwede niyong i-share yon. Communication, i-share mo yun sa yung partner para alam din po niya kung saan part ka po niya mapapasaya. Now, sa video ito, nalaman po natin na nakakatulong po pala ang pagsasarili sa inyong pagkikipagtalik. So, unpo tayo sa tanong na paano po kung nahuli mo ang asawa mo na nagsasarili, na syempre wala ka, ginagawa niya yung ganung bagay, isa po ba itong uri ng cheating or infidelity or pagluloko? Hindi ba siya satisfied sa'yo? Ngayon po, sa isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Sex Research, majority ng mga tao na na-survey doon, sabi po nila na ang pagsasarili po ay hindi uri ng cheating or pagluloko sa inyong asawa. Hindi ibig sabihin nag-cheat ka na or ayaw niya na sa'yo, kaya ginagawa niya na yon. Sa katunayan nga po, dun sa mga sinurvey nila, sinabi nila na yung mga nagsasarili ng madalas ay mas nakaranas po ng mas mataas na level po ng satisfaction during pakikipagtalik na po sa kanilang mga asawa. Pero syempre, pag sinabing pagluloko or cheating, iba-iba po yung pananaw po natin dito. So, iba-iba yung experiences ng mga mag-asawa pagdating sa bagay na yan. Para may consider po nila na nagluloko po yung kanilang mga asawa. Now lastly, pag-usapan po natin ano po ba yung side ng religion pagdating sa tinatawag na pagsasarili, at isa ba itong uri ng pagluloko? Now alam niyo po kasi kapag ka nagkakaroon ng pagsasarili, syempre meron po tinatawag na pagnanasa. So kapag ka tayo daw po ay nagsasarili habang nanonood po ng malalaswang bagay, so pinagnanasaan po natin yung ating pinapanood, isa po itong uri ng kasalanan. Pero kapag tayo ay nagnanasa dun sa ating sariling asawa during pagsasarili, hindi po ito considered as a sin. So, okay lang po ito. Dahil ang pagtatalik ay inilaan lamang po ng Panginoong Diyos sa mag-asawa na ikinasal. So, yan, sana po ay nakapag-ambag po ko ngayon sa video na to tungkol sa pagsasarili at pakikipagtalik. Kung may mga tanong po kayo, ay ilagay nyo naman po sa comment section, at ito po ay ating matalakay sa mga darating pong panahon. Yan, lagi po nating tatandaan na prevention is better than cure. Ingat po kayong lagi. Sana po ay natuto po kayo sa video ito. Maraming salamat po. Ingat po kayong lagi at mahal ko po ngayon lahat.